Hi, what's poppin' mga frenny? It's Arlenia and welcome to my channel. I would like to share to you my first ever video on how I restore a part of my small garden. Na talaga namang nakikiuso din sa ngayon in na black and white challenge. I know some of you guys were bored because of the pandemic COVID-19 that we are facing right now. And for me, I grabbed this chance to restore and renovate my simple garden to this old and boring look into this super refreshing and relaxing one. Eka nga nila, ang bahay na walang halaman ay nagmimistulang libingan sa mata ng karamihan. Kaya magtsikahan tayo at isishare ko sa inyo ang ilan sa mga tips, do's and don'ts kung paano pagandahin ang simpleng garden na mayroon kayo. Na di naman kayo masyadong gagastos ng malaking halaga. Tara, samahan niyo ako. Maliit lang ang area ng garden ko na ito, kaya madali lang itong pagandahin. Pero gusto ko mamamaximize ko yung place para walang sayang at saka bawat sulok ay maganda at maliwalas tingnan. Kung titingnan ninyo, pinalagyan ko ng steel matting to enclose the area. At ito, may space din na tinamnan ko ng Bermuda grass. Itong mga squares na ito, ginawa lang ito ng tatay ko. Sinadya kong palagyan ng butas sa gitna para may design. Gawa lang ito sa mga cement, gumamit lang siya ng pinaka-pattern. Ang ganda nito lalo na sa tag-ulan. Super green ng kulay at kalamig sa paningin, nakaka-refresh talaga. Stay tuned lang kayo at sa dulo ng aking video ay ipapakita ko sa inyo kung magkano ang naging expenses ko sa maliit na area na ito. At yung wall, para hindi siya masyadong plain tingnan o yung blanco, naisip ko nalagyan ng hanging plant holder para sa aking mga alagang orchids. At syempre, plano ko ding lagyan ng net, parang greenhouse baga, for protection na rin sa mga plants. At yung color, suggestion ng anakis ko, make it light daw na parang wood para lumutang yung green plants na ilalagay dito. Kaso, nung matapos lagyan ng color, nagbagong isip, parang mas maganda daw ang neutral color. So we tried it black and white. Ito, tingnan ninyo. Sa halip na concrete hollow blocks yung ginamit para sa plant box, ay nagpagawa ako sa aking tatay ng concrete post ba ito na maliliit. Ito yung ginagamit na parang muhon o marker sa mga lote. Ang cute nilang tingnan, di ba? Kinulayan ko ito ng gray para mag-complement dun sa kulay ng wall. Yung sobrang concrete marker, kinulayan ko siya ng black at nilagyan ng nylon cord na gold para mas kaaya-ayang tingnan, pang-design na rin sa landscape. Ayan, magagamit natin to mamaya pag nag-landscape na tayo. Ngayon naman, isa pang importanteng element sa gardening na gagamitin natin ay yung soil. Dito, ang ginamit namin ay mixture ng compost na kami rin ng hubby ang gumawa. Matipid lang, diba? Kasi yung mga leftover at saka mga pinagbalatan ng mga gulay at fruits, iniipon namin yon sa isang container para maging compost. Hinaluan din namin ito ng dumi ng kambing na galing din sa farm namin. Siyempre, inipon din yon ng matyaga kong hubby. Maganda din kasing pampalusog ng halaman to kasi nga organic lang ang kinakain nila. Meron ding sinunog na ipa o yung rice hull. Makakatulong din ito para maiwasan yung mga fungus o bacteria na maaaring sumira sa halaman. So ayan, puno na ang plant box ng napakatabang lupa para siguradong magiging malusog at maganda rin ang aking mga halaman. Kailangan ko din ng mga rocks and pebbles na may different colors para sa landscaping. Bukod sa nagbibigay ito ng ganda, ay maiiwasan din yung pagkalat ng lupa kapag ka nagdidilig. Ito naman yung mga plants na gagamitin ko. Simple lang ang mga ito. Yung iba binili ko at karamihan, galing lang din sa garden ko kasi mahilig nga ako talagang magpatubo ng iba't ibang klaseng halaman.
sakto naman, magagamit ko pala sila ngayon sa aking garden renovation. Siyempre, may mga factors din ako na i-consider sa pagpili ko ng mga halaman. Ang number one na kinonsider ko ay yung dapat nakagroup sila. Di pwedeng ihalo yung ayaw ng masyadong maraming tubig dun sa matakaw sa tubig. Kasi ang tendency, mamamatay yung plant, either overwatering o dehydration. Pangalawa, yung color combination ng plants, para hindi nakakaumay tingnan. Observe din dapat yung size at shape ng plants, para may wow factor. At yung pangatlo, ang height. Kailangan di pantay-pantay yung height ng mga halaman para may harmony. Ayan! Tapos na ang aking garden! Sa totoo lang, ito ang aking pinakapaboritong place sa bahay namin. Kasi, pagdating ko galing sa maghapong trabaho, dito ako tumatambay kasama ng aking hubby habang humihigop ng mainit na kape. Samahan pa ng chikahan na wala lang. O, diba? Ang sarap sa pakiramdam ng may sariling garden na ikaw mismo ang nag-design at nagtanim ng mga halaman. Actually, para ko na nga ring friendly itong mga plants ko eh. Kasi may buhay din sila at isa sila sa mga greatest creations ni God. So sana may napulot at kahit papano ay na-inspire ko kayo sa aking kauna-unahang video. Ito nga pala yung mga expenses on my garden restoration part 1. Wait lang kayo dahil sa part 2 ng aking video ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko i-restore ang aking cactus and succulents garden. Kung sa tingin ninyo ay nag-enjoy kayo at may naitulong ang aking munting video, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe and hit the bell button para always updated kayo sa mga videos na aking ipopost. Million thanks mga Frenny, and always remember that gardens remind us that we reap what we sow. If we sow good things, then we will also reap good things in return. Sabi nga sa Bible, kaya huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, dahil sa tamang panahon, matatanggap ninyo ang inyong gantimpala kung hindi kayo susuko. Kaya nga mga Frenny, huwag tayong susuko sa paggawa ng kabutihan. Maliit man ito o malaki, ay managhihintay sa ating gantimpala mula sa ating puong may kapal.